Sa maghapong singkad, ikay nasa linan. Sulong mo'y ararong batak ng kalabang. Pinanindigan ko ang palaging sambit na si Eva'y ina nitong sandrating. Ang dalaga aking naging kaibigay. Ganito ang lagi kanyang bulay-bulay. Ngunit iutos mo, kita'y di mahalin. Maging Diyos ka man, kita'y susunod. Ang alam ko'y mukoy, baka maging lamping walang tigas. Nagmamatigas po't nangangalanta. Ay pipili ako ng isang ligaw na bata, doon makisig, mabait, mayaman. Sa ali-aling na mamayong, ali-aling na taraan. Nang dumulong ang dalaga. Ang babae, at ang Pilipino na rin mabasan. Ganito ang kanyang nagulis sa akin. Sa laot ng dagat, ng lusat, ng dato. May isang account na naging mano na lang pa siya para sa revolusyonaryong puwersa natin noong time na yun. Kahit na napakabata pa niya. Naging isa sa mga manunulat. Kaya hindi siya, hindi lingid sa kanyang kaalaman yung himagsikan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi yung pagkamakabayan, napakalakas kay Julian Cruz Balmaseda. Nangyari lang, yung wika ng himagsikan ay naging Tagalog. At yung, siyempre, taga-Orion Bataan. Tapos, matagal siyang nanirahan din sa Cavite kasi yung asawa niya doon. Oo, taga Bacoor, si Emilia Cuevas. Isa sa pinakamahusay na makata noong panahon ng Bacoor. Ang mabuti naman ito, may nahanap naman ako ng dalawang tula niya na 1916. Pero hindi yung kauna-unahan na ang kinabataan. So ito yung kahapon at ngayon, tsaka yung 300 taon. So yun yung, yun ang maganda to. Para mapatunayan ko na nagsimula siya 1906 pa. Para sa maraming mga sumusubaybay sa mga saliksik ko sa kasaysayan, panahon ito ng pananakop ng Amerikano. Alam nyo, ang panahon ng Amerikano, ang mga pangunahing manunulat natin, politically concerned. Lahat sila anti-Americans. For that matter, wala kang makikita na sikat na mga nanulat na pro-America. Except some Spanish writers. Ang na-research ko sa bilang ng kanyang mga tula ay 820. So, 820. Kaya ito ay published, no? Nakakalwa natin yung konsepto ng technical kasi yun yung nila alam eh. Ano alam mo rin bawa ng kahit paano mo lang kayo kung paano kumuha ng mahusay na itong batso ka? So, kita nyo? Kung paano papatawa ng itong batso ka? Oo. Mahirap na bagay yun. So, yun ay dapat ipaliwanag. Hindi laging nilalaman lang ang dapat mo iparaan. Kaya ang araging makata ay iba kang gumamit ang wika kaysa karaniwan tao. Hindi isa nilalaman lamang, kundi yung paraan mo ng paggamit ang wika ay yung utos mo lamang ay aking gagawin. Langitin ang lupa't langit ay lupain. Ngunit iutos mong kita'y di mahalin, maging Diyos ka man. Kita'y susuwayin. Ngayon, kilala din siya bilang manlula. So, meron siyang mga lula na katatawanan na palaging kinalalabas hanggang 1950s. Meron siyang 44 na lula at 39 na katha. So, kagaya ng mga nag-equipo. Ilala din siya bilang hindi ko. At pagay ko, doon siya mas natatandaan ng marami. Si Balmaseda, may ibang interest siya. Renaissance man siya. Eh. Kaya, ang dami niyang ambag. Kahit sa siyensya, may konti siyang ambag doon. Ang katunayan, hindi naman siya lang yung miracles eh. Kundi yung buong generation nila ay hindi naman siya. Buti sila huwag kasas na babangkit.
hindi naman pinalaan talaga sila ang Mika Santos. Pag-git lang. Oh, meron ko ba nakita appreciative na lamang na volume o article sa Daily Inquirer? Kung dyan sa mga writers na yan, wala. Kasi ano ang reporter on how to appreciate them? Ganun yun.